So, anong klaseng tulong yung pwedeng makuha mula dyan? Ayun po, sa ilalim po ng Micro Enterprise Development Track po namin o yung MD track namin ay may tatlo pa may modalities. Ang unang-una po modality namin ay yung Seed Capital Fund kung saan binibigyan po namin sila nagkakahalagang 15,000. So ayan mga kabayan, magandang balita po ito para sa ating lahat. Kaya naman siguraduhin tapusin ang video na ito at huwag kalimutan mag-subscribe para updated kayo sa mga susunod na video. Una muna, hindi tayo masyadong pamilyar dito sa inyong Sustainable Livelihood Program, no? Ano ba yan? At sino ba yung pwedeng magkaroon ng access dyan? Ayun po. Para po sa kaalaman ng lahat, ang Sustainable Livelihood Program po o SLP ay isang capability building program po ng DSWB kung saan ay naglalayon ito na tulungan ng ating mga kababayan na mapatas yung antas ng kanilang kasanayan, karanasan at kaalaman tungkol sa pagninegosyo at pagkatrabaho. At ang SLP po ay actually nagsimula yan sa isang programa na tinatawag po dati ay Self-Employment Assistance Kaunlaran o SEAK. Pero ngayon dahil sa nag-evolve siya, naging Sustainable Livelihood Program po siya. Sa ilalim po ng SLP, meron po kaming mga dalawang tracks. So ang unang track, yung micro-enterprise para po sa mga nais magkaroon ng negosyo. Samantala naman po ang pangalawa ay yung employment facilitation para naman sa mga nais mo magkaroon ng trabaho. So ulitin natin, no, kasi minsan iniisip natin baka meron na tayong 4Ps eh. So hindi ba yan nakapaloob sa 4Ps o totally different yan na program? Yes po, hindi po ito katulad po ng 4Ps, but definitely po ang nais po namin bigyan ng servisyo dito o priority namin ay yung mga pantawid beneficiaries natin. But definitely we're not saying na ito po ay hindi po open sa lahat. Lahat naman po na pumapasok po sa aming criteria na pwede po mabigyan ang tulong po ng SLP ay mabibigyan po ng tulong. Okay, so isa-isahin mo kasi binanggit mo na kanina parang merong training, meron ba yung financial? So anong klaseng tulong yung pwedeng makuha mula dyan? Ayun po, sa ilalim po ng Micro Enterprise Development Track po namin o yung MD track namin ay may tatlo pa may modalities. Ang unang-una po modality namin ay yung Seed Capital Fund kung saan binibigyan po namin sila nagkakahalagang 15,000 pesos. Kaikibat po nito is yung skills training fund po namin para po makapacitate ang ating mga beneficiaries sa kung ano yung nais nilang gawing negosyo po sa ilalim ng aming programa. At yung pangatlo naman po ay yung Cash Building for Livelihood Assets po. So parang yung binanggit mo, lahat yan ay may mga tulong pinansyal, no? Tapos syempre dapat may training. Pero paano ba makaka-apply? Ayan, ang dami na nagtatanong dito, si Alvin De Torres tsaka si Nestor Sinoy. Ayun po, para po sa mga nais maging bahagi po ng aming programa, inanayahan na marami po kayong dumulog sa aming pong mga regional offices na nasasakupan po ng inyong region. Wala po kayong mga requirements na hinihingi, bagamat meron lamang kami ilang mga pamantayan po na tinitingnan una-una para po sa mga nais magkaroon ng kabuhayan. Kung sakasakali po kayo ay, ang aming MD ay bukas 16 years old and above po. Pero kung kayo po ay nasa 18 years old pa baba, kailangan po namin ng consent mula sa inyong guardian o sa inyong mga magulang. And yun po ang ilan sa mga bagay na ating tinitingnan mula sa aming mga beneficiaries. Paano yung mga senior citizens? Pwede pa ba sila dyan? Yes po, as long as they are willing to be capacitated po and they have the capacity po to start up the business po. Yung binanggit mo kanina, nilawin ko lang, meron kang mga capital fund, skills training fund. One-time assistance yan? Assistance talaga siya? O loan ba yan? Hindi na po loan ang Sustainable Livelihood Program po. Yung loan po ay yung SEAK pa po dati. Pero ngayon po, yung aming SLP ay talagang ibinibigay one-time grant po sa ating mga beneficiaryo. Okay. Ralph, kanina kasi binanggit mo, no, yung ilang panuntunan kung sino yung pwedeng maka-avail nito. Gusto ko lang linawin, halimbawa, dapat ba meron na silang business plan yung mga ganun? Or meron ba yung minimum wage or kailangan ba? Binanggit mo kasi kasama na rin dyan yung mga 4Ps, ano? Yes po.
So, in regards to that po, actually, yung paggawa po ng business plan ay we are providing them capacity building po. So, we have a specialized module po for our beneficiaries kung saan ay talagang ini-enhance po namin yung kaalaman nila kung paano ba nila mas magiging ma-ensure na yung magiging sustainable yung kanilang pipiliin yung negosyo o kanilang trabaho. So, wala naman po kami na-require masyado unless yun lang po, meron lang, let's say for example, kung sila ay under 18 years old, kailangan lang po talaga nila ng consent from their guardian. Yeah, but I'm looking at your list na dapat sa disaster areas. Can we go through that? May mga, kasi I mean, ang iniisip ko, ako ba, pwede lang basta-basta pumunta sa DSWD at sabihin I want to avail of this program? So, ano yung mga pamantayan? Sino-sino yung pwedeng sumali? I'm looking at your list na dapat ba nasa disaster area sila? Or... For the yung mga disaster affected areas po, actually they still have to undergo a certain process po kasi kapag pumunta po sila or lumapit po sila sa aming regional office, kailangan po kasi ma-name match po muna. Kailangan po namin muna tingnan kung sakasakali po sila ay kabilang po ba doon sa listahan po ng mga mahihirap na meron po dito sa DSWD. And if ever po na hindi po nag-match or wala po doon sa record ng DSWD yung kanilang pangalan, that's the time po na ang SLP na po mismo ang magpa-conduct po ng further assessment to validate po kung sila po ba ay pasok doon sa mga standards, kung bahagi pa po sila ng poor, vulnerable, at saka marginalized sector. Yan, yung tinatanong ko nga sa iyo, kung ano yung mga pamantayan. And that's why I'm also asking kung halimbawa kailangan ba nila ng ano ng minimum wage earner ba sila, yung ganun, di ba? Yung isa pang question ko ay, binanggit mo na rin kanina na tutulungan nyo sila in terms of training. Paano kung meron nang naiisip na negosyo halimbawa, yung isang gustong mag-avail ng program? Mas maigi po yun. Buti na lang at kung sakasakali pong isang beneficiary ay meron na pong ideas kung ano po yung gusto niyang maging kabuhayan, kaya siya ay gusto maging bahagi ng SLP, mas magiging madali po yung proseso at mas matutulungan po namin sila or mas magiging focus yung tulong na pwede natin pong maibigay sa kanila. Wala na lang po ng kung ano yung specific na training na kailangan nila or kailangan pa po ba nila ng iba pang mga network coming from the stakeholders that we have, yung mga partner din po namin. Sa info nyo, sa data nyo na more than 95% no, of over 284,000 projects ng SLP ay nag-ooperate na, minomonitor nyo ba yan? Or paano kung hindi naman nagtagumpay or hindi kumita yung isang negosyo? Yes po, ang SLP po ay may extensive po, intensive monitoring and evaluation po sa aming mga project participants. Actually po, kapag sila po ay nabigyan na ng grant, they have to undergo a 3 months po kung saan ay talaga sinusupervise ang kanilang napiling livelihood o kanilang napili pong trabaho. And then, right after that 3 months po, kailangan rin pila na mag-undergo ng 18 months kung saan ay talaga tinitingnan namin kung napapaipot o napapalago nila yung muna na aming naibigay po sa kanila. And if ever po, let's say for example, ang isa pong kabuhayan na napili ng aming beneficiary ay hindi po nag-succeed, we will be assessing them. And also, if ever, kami po ay magde-decide kung sila po ay i-endorse sa LGU or i-endorse po sila sa aming pong mga partner agencies. Tapos, ano ba to? One per family lang ang pwedeng mag-apply? Paano kung magkaiba yung negosyo ng nanay tapos iba rin yung sa anak? Ganon. Pwede ba yun na dalawa sila mag-avail? Ayun po, based po dun sa guidelines po na sinusunod po ng SLP ngayon, ang isang pamilya po, ang isang household, ay maaari po silang sumali, yung isang membro sa micro-enterprise or under sa MDTRA po namin, at isa naman po ay sa EFTRA. Ito po okay. Ay talagang binibigay or nais kong gawin ng SLP para po ma-ensure na kung sakali pong hindi man magtagumpay yung negosyo o yung trabaho, ay meron pa po silang another source of income po sa kanilang tahanan. Okay, nakikita ko kasi yung mga videos natin, meron dyan parang mga handicrafts, may mga ayan, mga pandesal, mga bakery. Ano bang mga ano, karaniwan na naitayo nyo ng business? Ayun po, karaniwan po kasi it depends kung ano yung resources na meron po sa lugar. Mm-hmm. Pero karamihan ang natalaga general merchandise, mga sari-sari store. Okay. But we definitely also encourage our beneficiaries kung ano yung mas maging, or yung marami po na resources sa kanilang lugar. Let's say for example, kung yung mga baka, pwede po silang gumawa ng mga handicraft materials po. Yeah. Or kung ano po yung mga pwede nilang gamitin. Okay, huli na lang, mabilis lang. Saan sila pwede nga pumunta for information kung paano mag-apply or tatawag? Ayun po, maaari po silang magtanong o magbigay ng mensahe sa aming Facebook account po.
ng DSWD Sustainable Livelihood Program, or maaari naman po silang pumunta sa aming mga regional offices po upang sila ay matutunan kung paano po sila magiging bahagi ng aming program. Maraming pong salamat kay Ralph Raffi Daisong.